GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, sa gitna ng ating pagbabantay sa Bagyong Paulo, sinabi niyo ng pag-asa na posibleng magkaroon ng La Nina phenomenon sa mga susunod na buwan. Alamin natin ang iba pang detalye at ang latest sa bagyo mula sa ating GMA resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mark, mga kapuso, nagsimula na pong magbago ha, ng direksyon yung Typhoon Paulo. Namataan ngayon ang mata ng bagyo sa layong 860 kilometers. Ngayon ay nasa silangan na yan ng Basco, Batanes. At nagtatalaga ng lakas ng hangin, umaabot pa rin sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 160 kilometers per hour. At ang kanyang kilos ngayon inaasahan north-northeast na o hilaga-hilagang silangan sa bilis na 16 kilometers per hour. At yung binabantay naman nating low pressure area o LPA, namataan ngayon sa layong 105 kilometers dyan sa may timog ng San Jose Occidental Mindoro. So mula rito sa Palawan, kumikilos na yan, papunta sa silangan. At sa forecast track ng PAGASA dito sa Typhoon Paulo, makikita natin na sa kanyang pagdalaw patungo sa north-northeast, mas lalong bumaba yung tsansa na ito ay tumama sa kalupaan. Pero mga kapuso, habang kumikilos yan papunta dito sa May Japan, inaasahan pa rin na lalo pang lalakas yan at posibleng maging isang super typhoon. Sa wind forecast ng Metro Weather, unahin natin yung LPA, sasama yan sa sirkulasyon ng Bagyong Paulo na kumikilos naman pahilaga. So mga kapuso, mananatili yung hangin galing sa timog kanluran o southwest dito sa May Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, maging dyan sa May Southern Luzon. Pero dito sa Northern Luzon, hangin galing sa Hilagang Silangan ang mananatili. Maraming baybay naman sa bansa ang peligroso ngayon. Kaya pinapayuhan ng PAGASA ang mga may maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot o maglayag dyan sa halos buong Luzon, sa may kanluran at Eastern Visayas, maging dyan sa may Zamboanga Peninsula at Eastern Mindanao, kasama na ang buong isla ng Palawan. Ang asang ulan sa bansa sa mga susunod na oras, mananatiling maulan sa Palawan, Visayas, lalong-lalo na malalakas na pag-ulan dyan sa may western section, ilang bahagi ng northern Luzon ang may mga pag-ulan pero malaking bahagi ng northern central zone, mababa ang tsansa ng ulan. At sa Mindanao, may mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Soccsaryen region. Bukas, araw ng Sabado, may mga pag-ulan pa rin pero mas mababawasan na yung dami ng ulan sa Palawan at Western Visayas. At sa umaga, maaliwala sa malaking bahagi ng Luzon pero sa hapon, may mga thunderstorm ka na. At sa Mindanao, meron ding mga thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa hapon. At sa Linggo, doon sa mga nagtatanong kung matatapos ay mga pag-ulan, may mga pag-ulan pa rin sa Palawan, Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section, maging dyan sa ilang bahagi ng Mimoropa at Bicol region. Pero sa northern at central Luzon, mas maaliwala sa panahon na mga kapuso. At sa Mindanao, meron ka pa rin mga localized thunderstorm. At dito sa Metro Manila, maulap ang panahon hanggang Sabado at may tsansa ng ulan, lalo-lalo na pagdating sa hapon. At sa Linggo, makikita ang haring araw at may pag-ulan ka pa rin pagdating ng hapon. At mga kapuso, idineklara na ngayon ng PAGASA na meron na silang La Nina Watch. Ibig sabihin po nito, may 60% na posibilidad umano na sa mga susunod na buwan, posibleng magkaroon ng La Nina. At ang epekto ng La Nina dito sa ating bansa, mas malamig kaysa normal ang temperatura sa ilang bahagi at mas maulan kaysa sa normal, lalong-lalo na dyan sa May Visayas at Mindanao. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.